Ah, basta. Bakunado na ako ng dalawang beses at booster shot na po yan. Kayo ba'y bakunado na at nagpa-booster? Pero huwag iisipin na porket kayo po ay bakunado, hindi na kayo kayang kapitan ng sakit. May bagong variant ng coronavirus na Omicron. Malaking banta sa kalusugan at kabuhayan. Sobrang bilis ng hawa at hindi mapigilan. Worldwide pandemic ba ulit ang dala ng variant ng virus na ito? Paano maiiwasan? Impormasyong pangkaligtasan at kaalaman ninyo. Sabay-sabay nating alamin upang magkaroon tayo ng proteksyon sa Omicron. Pinaka-importante talaga, bakuna pa rin ang magiging proteksyon natin. Kaya sana po magpabakuna po kayo. Nitong nakaraang buwan lamang, ang inaakalang pagluwag ay tuloy-tuloy na sana, lalo pat pinayagan na rin ang mga bata sa mga pampublikong lugar. Kabi-kabila na rin ang unti-unting pagbukas ng mga sinihan at pasyalan na tila ba hudyat na ng pagbabalik sigla ng industriya at komersyo. Maging sa sports tulad ng PBA, dinagsa na rin ang mga fans. Ngunit lahat ng ito ay tila naudlot dahil sa pagsipa na naman ang bilang ng mga nagpo-positibo nitong Biyernes lang ay naitala ang mahigit 37,000 new COVID-19 cases. Ito na ang pinakamataas mula nang magsimula ang pandemya. Kumalo na rin sa mahigit 200,000 kaso ang mga aktibo na COVID-19 positive sa bansa. At hindi lang sa Pilipinas nakita ang nakakaalarmang pagtaas na ito. Naunang naglabas ng travel advisory ang mga bansang nag-lockdown dahil sa malawakang hawahan ng sakit sa kanilang lugar sa buong mundo. Kaya ang tanong ngayon, nakapagpabakuna ka na ba? Ito ay seryosong usapin ngayon sa loob at labas ng bansa. Dahil sa mabagsik at mabilis na pagkakahawa sa bagong klase ng virus na ito. Isa si Doc Emil na Pinoy International Immunologist na kabase sa Amerika, nagbabala tungkol sa epekto ng Omicron virus. Simula nang pumutok ang balita ng COVID-19 epidemic, ang mapaminsalang virus nag-evolve na rin sa iba't ibang variant na iba't iba rin ang atake sa immune system sa katawan natin. Kahit na ikaw ay bakunado, kahit na ikaw ay may booster shot, talagang posible ka pa rin mahawa. Yes, Corina. Pag isa lang ang bakuna mo, usually ang protection mo mga 30%. Pag dalawa, tumataas siya ng about 70%. Kapag na-boost ka, 88 to 90% protection against hospitalization or severe illness. Ibig sabihin nun, kahit na may bakuna ka, magkakaroon ka pa rin ng infection, kaya lang milder siya. Kasi may panlaban ka. Alam mo itong masakit. Dahil marami pa rin taong walang bakuna. Pag titignan mo yung hospital, yung hospitalization, syempre, pag na-hospital ka, ibig sabihin severe o kaya malala yung COVID-19 mo. And 90% of hospitalization are not vaccinated. Ang ito ang mas masakit. 95% na nasa ICU, naka-ventilate, walang bakuna. Please, magbakuna kayo. Lang makatulong sa'yo para hindi ka ma-hospital o hindi ka mamamatay. Ang babala na ito ni Doc Emil ang siya mismong naranasan ng pamilya ni Nanay Laila. Kaya nang mabalitaan niya ang tungkol sa bagsik ng bagong strain ng virus, muling nanumbalik ang masakit na alaala ni Nanay Laila. Ang dalamhating dulot ng pagkawala ng dalawa sa kanyang mahal sa buhay dahil mismong ang pamilya niya tinamaan ng COVID-19. Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup. Ito, very hygienic, has vitamins, and is also lightening on the skin. Kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl! Siguro kung nabakunahan yung anak ko, siguro kasama pa namin siya. Pito sa 11 miyembro ng kanyang pamilya hindi nakaligtas sa nakamamatay na virus. Sa kabila ng pagiging maingat, tinamaan pa rin ang masaklap, dalawa sa kanila ang labis na naghirap at kalaunan, binawian ng buhay dahil wala silang bakuna. Panawagan ko sa mga hindi pa mga bakunado, huwag niyo nang hintayin na mawalan pa kayo ng miyembro ng pamilya. Kailangan tayong
magpabakuna, huwag tayo mag-atubili na, ay, hindi totoo yan. Pero sa naranasan ko, mahirap. Nanawagan siya na sana'y mas maging maigting ang gobyerno sa pagbibigay ng bakuna. Sa patuloy na paglobo ng mga bilang ng mga nagkakasakit at nahahawahan nitong Omicron virus, nababahala ang Department of Health sa sana na may huwag mangyari, pero maaaring masamang kahihinatnan ng ating sitwasyon dito, lalo na na mahigit kalahati pa ng ating populasyon o 52% ng mga Pilipino ay hindi pa bakunado. Ito pang isang problema, ang marami sa mga bakuna ay napapason na. E kailangan nang mag-booster shots. Nagsimula na ang kampanya ng DOH para sa mga booster shots. Pero dahil higit sa kalahati pa ng populasyon ng bansa ang hindi pa nababakunahan, masasabi nga bang may kakulangan sa supply ng bakuna laban sa COVID-19? May supply tayo pero may natatanggap tayong report na namimili yung marami nating kababayan. Kung napadala na yung mga bakuna doon tapos hindi gagamitin, eh baka mag-expire lang yun at nakihirap naman na ilipat pa sa ibang lugar. Huwag na po kayong mamili. Posibleng Omicron variant na raw ang maging susi para matapos ang pandemya. Sa kumakalat na balibalitang ang Omicron ang senyales na patapos na daw ang pandemya. Ito ang sagot sa publiko. Ang pinaliliwanag ng World Health Organization ay hindi pa ito ang hudyat ng katapusan ng pandemic. Maraming hindi pa nababakunahan. Maraming nagkakasakit, nagpapa-ospital, marami pa nagpapatest. So kung katapusan na yun ng pandemic, hindi na dapat ganun yung ginagawa natin. Ngayong may banta na naman ang bagong virus sa kalusugan at kabuhayan ng mga Pinoy, marami ang nagtatanong, magkakaroon ba talaga ng lockdown na naman? There's always a possibility of a lockdown, but we're not yet there. No? Kasi if you look at the numbers natin, nagpa-plateau, naglalaro siya dun sa 33, 34, 37. No? It's no longer the exponential increase. Kung tayo po ay susunod sa mga pamantayan natin, magpabakuna, magpa-booster kaagad-agad, it's really in our hands. Sa panahon ngayon ng matinding pagsubok at balot ng takot ang bawat isa, ang patuloy na palakasin ng katawan at resistensya ang una pa rin panlaban sa mga nakakahawang sakit. Dapat nating seryosohin ang mga tips para mapanatiling malusog ang katawan at isipan. Isa si Doc Joel na nakilalang health and wellness expert, ang magpapatunay na malaking puntos ang may healthy lifestyle at healthy mind para hindi dapuan sa virus. Kailangan natin pangalagaan ang ating immune system through our nutrition, basically diet and lifestyle. Kasi it's affected by the food that we eat and also the stresses that we encounter. Ang typical na supplements na nire-recommend ay ang trio ng vitamin C, D3 at saka zinc, para ma-strengthen yung immune system ng tao. Ang bawat buhay ay mahalaga at ang panatilihing malusog at ligtas ay isang regalo na pwede nating ibigay sa ating kapwa at mga mahal sa buhay. Hindi sapat na maingat lang. Doon tayo sa sigurado. Get vaccinated and save lives. Save your life. Dahil sabi nga, no one is safe until everyone is safe. The Pampakit. Itong Pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga meron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong
beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.